Magandang araw mga chong! Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang future Steph Curry ng NBA. Nakakalungkot lang dahil kasalukuyan, unranked siya sa ESPN at 247 Sports. Pero ito, nung naglaro siya sa isang Nike event, nakipagsabayan siya sa top-ranked player na si Keontae George, isang 5-star recruit. Katunayan, mas mataas nga ang puntos niya kay George nang matapos ang laban. Bumitaw lang naman siya ng 5 3-point shots na puro may depensa. Quick release kasi eh. At yun na nga, parang si Steph Curry din siya magdala ng bola. Dahil sa pinamalas niyang performance, akalain mong pinag-aagawa na siya ngayon ng mga NCAA Division 1 universities? Di na rin ako nagtataka kung bakit underrated itong si Kai Soto eh. Hindi pa naman kasi ganun talaga kalaki ang exposure niya sa Amerika. Anyway, gaya ng dati, syempre bago ang lahat, suportahan ang ating channel sa pagpindot ng like at subscribe button para maging updated ka, hindi ka gaya ng nasa likod mo. Si Sean Pidulia ay kasalukuyan naglalaro sa Team Buddy Buckets ng Edmond Memorial High. 6'1" ang kanyang height. High school pa lamang siya, kaya hindi imposibleng tumangkad pa siya ng kaunti lang. Mga 5 feet pa. Ang masasabi ko lang talaga, definitely he's a deadly shooter. Ang bilis nga po ng kanyang release, kaya naman minsan hindi nakakapag-react ang bantay niya. Napansin ko rin pareho sila ng shooting form ni Babyface Assassin. Sa labang yan eh, bumitaw siya ng 5 3-point shots. Grabe no? Kahit pa nakatoka sa kanyang dumipensa, yung 5-star recruit na si Keontae George, hindi siya intimidated eh. Yung iba nagtatanong, Steph Curry 2.0 daw, kaya niya ba ang napakalayong range ni Curry? Aba malamang, sumakay ka pa. Boom! Kung hindi ka pa rin kumbinsido, boom! 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 Siyempre pag sinabing Steph Curry, hindi lang naman puro tres. Nariyan rin ang kanyang napakalupit na handles na siya din namang pinamalas ni Pidulia. Yan o. Oh, warta na. Eto naman, ganda ng Eurostep. Hindi naman siya buwakaw na player eh. Pass first kasi siya. Pag may open looks at kailangan mag-take charge, doon lamang siya susugod ng susugod. Napakahusay din niya dahil ginamit niya talaga ang pagkakataon na yan para magpakilala. Kaya ngayon, nagkaka-offers na siya sa mga Division 1 universities gaya ng Minnesota, Samford, Louisiana Tech, Murray State, Virginia Tech, St. Louisville, and so on. Hanggang dyan na lang, ang dami eh. Basta inuulan talaga siya ng mga offers dahil makikita talaga ang napakalaki niyang potensyal. Stay tuned lang para samahan niyo ako, subaybayan ang kanyang karera tungo sa every basketball player's dream. Bye-bye!